Hindi ka ba nagtataka kung bakit tayo nalulungkot? Ano yung dahilan bakit tayo nalulungkot? Naitanong mo na rin ba yun sa sarili mo? Based sa naging experience ko, usually kumukuha ako ng mga lessons galing sa experience ko. Kasi yun yung makaka-relate talaga ako kasi ako na mismo nakaranas. Pero kumukuha rin ako ng mga experiences ng ibang tao na may mas alam kaysa sa akin o mas maraming experience kaysa sa akin. And nag-aaral ako, nagte-training ako, hindi naman ako tumitigil sa pag-increase ng knowledge ko every day. Ever since 2013, nung natutunan ko sa upline ko, sa mga pinakang unang upline ko before na yung importance ng pag-increase ng knowledge mo, yung pag-aaral mo, yung pag-training mo. Kaya shout out sa inyo mga nanonood nitong mga videos ko. Saludo ako sa inyo kasi nag-i-increase ka ng knowledge mo. Eh, no? The moment na natutunan ko yon, hindi na ako tumigil. Talagang nagutom ako sa knowledge, nagutom ako sa pag-aaral, talagang obsessed akong matuto. No, from 2013 up to now, ginagawa ko tong video na to is November 2019. So, 6 years. Yeah. Patuloy ako nag-improve. At hanggang ngayon, hindi ako tumitigil. Every single day, walang palya. Now, biglang pumasok sa tanong ko yung tanong na yun sa isipan ko, bakit nga ba tayo nalulungkot? No? Kasi ang dami-daming rason para maging masaya tayo. Pero bakit tayo nalulungkot? So, unang reason is dahil yung utak natin na train sa negativity. Mas attracted tayo sa negativity. Ito, namana na lang natin to sa mga sinaunang tao, sa mga ancestors natin. Kasi, ang mga ancestors natin before is motivated by fear. Takot. Kasi nung mga time na yon, ang kinakatakutan nila ay mga bababengis na hayop na pwedeng pumatay sa kanila, sa family nila. Nadala natin yon, namana natin yon. Sa true evolution na ano natin yon, naisama sa utak natin yon. Ngayon, hindi na ganun ang takot natin. Ang takot na lang natin ngayon is judgment ng ibang tao. Anong sasabihin nila? Anong magiging tingin nila sa akin? So, napakababaw na takot na. So, pero nung panahon na yung panahon nila, ang takot nila ganun. Baka mamatay sila, baka mapahamak sila. Kung napanood nyo na yung movie na The Croods, ang ganda. I recommend The Croods. C-R-O-O-D-S. Croods. Animation movie siya. Parang ganun. Pag napanood nyo yun, yun yung tinutukoy ko. Yun ang unang reason. Namana natin siya. So, tayong mga tao is drawn talaga tayo or mas madali tayong makarelate sa negativity kaysa sa positivity. Nakaprogram ang utak natin sa negativity kasi yung negativity yung nakatulong sa atin para mag-survive. Para mag-grow, dumami yung mga tao sa mundo. So, yun yung pinakang reason kung bakit. Isa sa mga reason kung bakit. Another, number two is, hinahanap natin yung kaligayahan or yung saya sa panlabas or sa external. Panlabas na bagay, panlabas na sitwasyon, sa ibang tao. Doon natin hinahanap yung kaligayahan natin. Kasi ako, dumating, maraming beses nangyari to sa akin, paulit-ulit. Hanggang ngayon, meron pa rin ako mga moments na ganun, na bakit ito lang? Ako kasi yung tipo ng taon, masyadong mataas yung expectation ko sa sarili ko. Pag hindi ko nahihit, halimbawa, ganito ako ha, para at least may idea kayo, may context. No? Hindi ako perfectong tao eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, patuloy ako nag-improve, patuloy. Hindi ko rin goal na maging perfecto. Ang goal ko lang is maging better kumpara sa kahapon na ako. Sa last month na ako, sa last year na ako, yun yung goal ko. Maging better hanggang sa mamatay ako. Yun lang ang goal ko, maging better. Kasi hindi natatapos ang pagiging better. Palaging may lumang ikaw at may bagong ikaw. So, ako yung tipo ng tao na ganun, mataas ang expectation ko. So, for example, goal ko kumita 100,000 within 1 week. Tapos ang kinita ko lang 70,000, 8,000, mababad trip na ako nun. Di ba? Mababad trip na ako nun. As in, talagang inis ako, galit ako sa sarili ko, stress ako, frustrated ako. Minsan pa nga, talagang down na down ako. Isipin mo na maigyan. Nangyari na sa akin yun ilang beses paulit-ulit. Goal ko kumita ng ganito kalaki, tapos yun lang yung na-hit ko. Diba? Isipin mo yun, kung ikaw yung nasa perspective ko, lalo na sa inyong mga nagsisimula pa lang sa business, no? Yung mga less than 3 months, 6 months, or 1 year, tapos ang kinikita mo lang less than 10,000 a month. anong sasabihin mo sa akin? Halimbawa sinabi ko sa, halimbawa downline mo ako. Sabi ko sa upline, goal ko kumita ng 100,000 within 1 week. Di ko na hit, nadadown ako. Na-stress ako. Down na down ako ngayon. Tapos tinanong mo sa akin, magkano ba yung kinita mo? 80,000. 'Di ba? Kung iniisip ko na ganun 'di ba? Iniisip ko 'yung sarili ko, but if may ganun akong downline na katulad ko.
Babatukan kita dyan. Di ba? Diyos ko, naka 80,000 ka, isang linggo. Sino yung kilala mo? Ilan, gano'ng karaming tao yung kilala mo na kumikita ng ganung kalaki sa loob ng isang linggo? Ilan? O nga, no? Di ba? So, ganun ako. Masyado mataas yung expectation ko sa sarili ko. Nalulungkot ako. So, doon ako napaisip, bakit ako nalulungkot? No, kasi nga, another thing, yung para sa akin personally is yun mataas yung expectation ko sa sarili ko. Pero balik tayo doon sa sinasabi ko kanina na hinahanap kasi natin yung external. Yung saya, panlabas. Hinahanap natin yung saya sa relationship. Pagdating sa relationship, kung hindi mo kayang maging masaya na single ka, hindi ka magiging masaya pag may karelasyon ka na. False happiness yung ma-experience mo. Akala mo lang masaya ka. Pag wala na siya, hindi ka na ulit masaya. Yun ba yung gusto mo? Pag may material na bagay ka nabili, masaya ka. Pag wala, hindi ka masaya. Pagka may jowa ka, masaya ka. Pag wala kang jowa, hindi ka masaya. Kapag ka na-hit mo yung goal mo, masaya ka. Pag hindi mo na-hit yung goal mo, hindi ka na masaya. Ganun ba yung gusto mo? So, nakadepende sa panlabas na bagay yung saya mo. Ako, ayoko. Gusto ko, ma-hit ko man yung goal ko, hindi ko ma-hit, masaya ako. May karelasyon man ako, wala, masaya ako. Meron man akong mabili ko man yung bagay na gusto ko o hindi pa, masaya ako. Yun ang gusto ko. Gusto ko yung saya ko manggaling sa internal, sa loob ko, sa sarili ko. So, kasi yun yung ano eh. Yun yung, hindi ko masabi kung fulfillment din ba. Pero yung ganong saya, hindi siya naka-based. Di ba sa tayo naman, gusto natin masaya palagi. Hindi, ang sitwasyon natin, ang mundo natin, hindi ganon eh. Talagang merong face talaga siya. Yung tinatawag na law of rhythm. Tataas ka, bababa ka, tataas ka, bababa ka. Ganon talaga eh. Di ba yun ang sign ng buhay? Nabuhay ka. Di ba pagka, palagi ko nakakalimutan, cardiogram ba yung tawag doon? Di ko alam, correct nyo na lang ako if mali ako. Comment nyo dyan sa ilalim kung anong tawag doon para doon sa nakakaalam noon. Yung halimbawa ay yung halimbawa, yung mga nasa ano, nasa tawag dito, yung nasa critical situation sa ospital, may nagbibip. Yung may nagbibip, yung may nagagano na ano, tut, di ba? nalilimutan ko palagi kung anong tawag dyan eh. So, i-comment nyo na lang sa baba kung anong tawag doon. Di ba yung ano niya, yung sign niya doon sa graph na yon is taas baba, tapos straight, taas baba. Di ba ganun? Ibig sabihin nun buhay ka. Pero paano kung straight na lang yon? Ano ibig sabihin nun? Patay ka na. So ganun talaga yung buhay. Taas baba, hindi talaga. Pero regardless kung ano yung ma-experience mo, di ba? Taas, nasa taas ka man ng ano, nasa taas ka man ng yung sitwasyon mo ngayon, nasa taas ka o nasa baba ka, kaya mo pa rin maging masaya. So ibig sabihin, kaya mong maging choice na maging masaya. Kahit yung sitwasyon sinasabi na maging malungkot ka. So medyo malalim na 'tong sinasabi ko. Ano na 'to, eh, self-mastery na 'to. Pero naniniwala ako malaki may tutulong nito sa inyo. Especially sa inyo ng mga even kahit nagsisimula pa lang, naniniwala ako malaki may tutulong nito sa inyo. So another reason yun bakit hindi tayo naging masaya. Hinahanap natin sa mga ibang bagay. Another thing, insecurity. Insecurity, naiinggit tayo masyado sa meron yung iba na wala tayo. Palagi nating hinahanap, 'di ba? Ganun tayo, 'di ba? Hinahanap natin palagi yung wala sa atin. Tapos hindi natin binabaliwala natin yung bagay na meron tayo. Ganun nature ng tao. Familiarity, 'di ba? Meron kang magandang cellphone. Ang ganda naman ng cellphone mo. Pero nakita mo sa kaibigan mo, mas maganda yung kanya. Gusto mo na rin, no? Nalungkot ka. Oh, mas maganda yung kanya, buti pa yung kanya, mas maganda. Ay, napaka. Lahat naman ng cellphone, mas maganda sa bawat isa. Wala namang perfect phone at hindi naman magde-design ang mga companies ng perfect na phone. Kasi pag nag-design sila ng perfect na phone, hindi ka na ulit bibili. Perfect na eh. Hindi ka na maghahanap ng iba. So talagang ang design ng bawat phones ay hanggang dito lang muna. Tapos by next year, mag-i-improve na naman. By next, hindi, not necessarily next year. Pero I know you get my point na every now and then, improve nila na improve. Kasi para bumili ka ng bumili, mag-upgrade ka ng mag-upgrade. Ang strategy nila yon. Pag gumawa sila ng perfect na phone, hindi ka na ulit bibili. Lugi na sila nun. Diba? So, palaging merong mas maganda. Okay lang naman yun na ma-impress ka, pero yung malungkot ka dahil lang dun, meron ka naman eh. Diba? Kahit pa wala ka. Eh no, ngayon, marami ka pang ibang bagay na pwedeng ipagpasalamat. Buo yung family mo, halimbawa.
buhay yung magulang mo, buhay ka, malusog ka, wala kang sakit, nakakakita ka na, ang dami natin pwedeng papasalamat. Masyado nang overrated, masyado nang masyadong gamit na yung ganun eh. Pero totoo naman kasi talaga eh. Kahit anong gawin natin, totoo naman talaga eh. 'Di ba? So yun another thing, kapag ka masyado ka nai-insecure sa mga bagay na wala ka, na meron yung iba, malulungkot ka talaga. Kaya alam mo nga, naging isa sa naging panata ko, pag meron akong gustong bilhin na isang bagay, tinatanong ko muna yung sarili ko, unang-una sa lahat, kailangan ko ba talaga? Ikalawa, kaya ko ba? Kaya ba ng pera ko? At ikatlo, binibili ko ba yun dahil gusto ko o nai-insecure lang ako? Dapat lahat ng sagot ko dun sa tatlo positive. Pag may kahit isang negative lang dun, di ko nabibilihin. Halimbawa, kailangan ko na, kaya kong bilhin, may pera ako pambili. Pero, kaya ko gustong bilhin kasi nai-insecure lang ako, hindi ko bibilhin. Yun yung naging panata ko sa sarili ko. Hanggat insecure ako, hindi ko bibilhin. Halimbawa, katulad nung currently sa situation ko, wala akong sasakyan, kaya kong bumili. May pera akong pambili. Pero hindi ako bumibili. Kasi aminado ako sa sarili, may insecurity pa din ako. So sa tatlo na tanong ko na yon, isa lang yun na checkan, kaya kong bumili. Yun lang, pero kailangan ko? Hindi. Hindi ko kailangan. Nasa bahay lang ako palagi. Majority of my time nasa bahay ako. Ngayon na nga lang ulit ako naggaganito, naglilibot-libot. Para makabalik in nature, 'di ba? So ganda eh. Nakaka-relax, nakakatanggal ng stress, 'di ba? 6 days ng paghataw ko, tanggal stress. Nakakabalik ako sa nature, no? So back tayo doon sa topic. Pagdating sa sasakyan, kaya kong bumili, wala lang hindi ko lang kailangan, tapos insecure ako. Kasi ayoko yung yung feeling na meron kasi mga network marketers, yun nga. Sinasabi nila na yung mga unethical na tinatamaan sa mga posts ko, sa mga videos ko, tapos hindi naman nila ako marekta. Kasi alam nila magigilty sila eh. Alam nilang guilty sila kapag nirekta nila ako eh. Yun, sabi nila na huwag kang makinig dyan, wala naman sasakyan yan. Alam mo, napapaisip ako, ngayon, wala akong sasakyan, ngayon, may assets ako, may investments ako. Diba, meron akong other businesses na pinagkakitaan, may malaki akong savings, ngayon, wala akong sasakyan, anin ko yun, hindi ko naman kailangan. Diba, so, kasi nga, nagiging basihan na ngayon sa network marketing, basta may sasakyan ka, successful ka na, talaga ba? Dami dyan, pilit lang naman. Ang dami dyan, di naman sa kanila nakapangalan yung sasakyan. Ang dami dyan, nagbabao na lang ng pagkain para lang may makatipid at may panghulog sa pamawer niya na sasakyan. Success ba yun? Diba yung mga hambog na mga unethical networkers? So, pag naiisip ko yun, tapos naisip ko, sige na, bibili na ako sasakyan, insecure ako. Bakit? Kasi gusto ko lang bumili para mapatunayan ko lang sa kanila. Hindi, wala akong kailangan patunayan sa kahit na sino. Yun yung ibig ko sabihin sa insecurity ko na yon. So hanggat meron akong ganun, hindi ako bibili kahit kaya ko pa, hindi ako bibili. Kasi isa lang yun na chikan eh. Hindi ko kailangan, insecure ako. So bakit? Ba't ako bibili? Yun yung ano ko. Kasi nga ayoko na magbase yung kaligayahan ko yun sa ibang tao. Masaya ako kasi napatunayan ko sa kanila na kaya kong bumili, ganyan. Masaya ako kasi napatunayan ko sa iba na successful ako. Wala akong kailangan patunayan. Naniniwala ako, wala kayong kailangan patunayan sa kahit na sino. Kasi nga, nag-networking ka dahil initially gusto mo makasupport sa family mo, may provide sa kanila. Usually, ganun lang naman eh. Or bilang, halimbawa, kung wala ka naman responsibility, gusto mo lang makatulong sa magulang mo, or gusto mo maging independent. Tapos bakit ngayon na nasa networking ka na, gusto mo na rin maki-sports car, di ka naman mahilig sa sasakyan. Gusto mo na rin maki-Apple, di ka naman mahilig doon. Android naman talagang gusto mo. Na-influensyahan ka na lang ng mga kasamahan mo eh. Nagustuhin yung hindi mo naman talaga gusto para malaman mo na belong ka, insecure ka kung ganon. Real talk, insecure ka kung ganon. So, as long as na-insecure ka yun, malulungkot ka talaga. Kasi gugustuhin mo nang gugustuhin yung gusto ng iba eh. Hindi, kung ano yung gusto mo. Balikan mo kung ano ba talaga yung gusto mo. Tanungin mo yung sarili mo, ano ba talaga yung gusto mo.
So, yun lang. I hope marami kayong natutunan dito sa video ko na to. And I hope na-inspire kayo. Marami kayong na-realize. And kung nagustuhan mo, like ka dyan. Click mo yung like. And comment ka dyan sa ibaba. Ano yung tumatak sa isipan mo sa mga sinabi ko? Dami ko sinabi, di ba? Ano yung tumatak sa isipan mo dun sa mga sinabi ko? Comment ka dyan sa ibaba. And then share mo to sa mga members mo, sa mga teammates mo na alam mo ma-inspire nitong video na to. And yun lang. Maraming salamat sa pagsuporta nyo dito sa mga videos na ginagawa ko. Hindi ko naman to ipagpapatuloy na kung wala naman nakikinabang, wala naman akong ano, hindi naman ako binabayaran. Kumikita ako sa YouTube pero ang lit-lit lang nun. Napakaliit lang. Times 10 yung kinikita ko sa network ko doon kumpara doon. So, I hope marami kayong natutunan dito, no? And share nyo to sa iba para makatulong rin tayo sa iba. So, once again, this is Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time. Hey, what's up? Maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. I hope marami kang natutunan, nakapagbigay ito sa'yo ng value. Subscribe ka dito sa channel na to para pakita mo yung support dito sa ating movement, which is Ethical Nation. And click mo rin yung notification bell dyan sa baba para ma-notify ka sa tuwing meron ako mga bagong videos na i-upload kasi nagpo-post ako ng videos regularly dito sa channel na ito. So subscribe ka dyan, maging part ka ng Ethical Nation, supportahan natin yung movement para mas malalo pang dumami yung mga ethical networkers dito sa Pilipinas at maging maganda yung profession natin dito sa buong Pilipinas. So once again, subscribe ka dyan sa baba. See you!